Hey guys! At ito na nga ang last day namin sa Baguio. At ngayong araw ay nag-decide ako na pumunta kami sa Camp John Hay. At ilang beses na rin nga akong babalik-balik ng Baguio. Dahil once a year ay may festival dito ang church. Pero hindi pa talaga ako nakakapunta sa Camp John Hay. Kaya naman nag-decide ako na pumunta doon. Maganda sana na medyo maaga pumunta doon para malamig. Pero tinanghali na naman kami. Ito nga at papasok na rin kami ng Camp John Hay. Mga 15 minutes lang ang biyahe namin galing doon sa tinutuluyan namin. At pagdaan mo nga sa gate, itatanungin niya ako saan ka pupunta. At sinabi kong doon kami pupunta sa picnic grounds. Mabuti na lang talaga at nakapag-research ako. At ayon nga sa research ko ay maganda mag-picnic dito. Meron din silang mga activities tulad ng treetop adventure at saka yellow trail hike. Sayang nga at hindi namin na-try yung mga yan. Mahilig din kasi ako sa mga adventure at saka mga hiking. Pagkatapos nga namin mag-park, nakita ko tong mga go-kart na ito. Tapos nagtanong lang ako sa guard kung saan ba pwede mag-picnic kahit wala naman kami dalang pagkain. At maya-maya pa nga ay naglakad na kami. Medyo matindi na nga ang sikat ng araw. At habang naglalakad nga kami ay hindi ko pa na-appreciate kung gaano kaganda ang Camp John Hay. Hanggang sa makarating na nga kami dito. Napapawaw ako sa ganitong mga tanawi. Dahil mahilig ako sa nature. Lungkot nga ako kapag may pinuputol na puno eh. At pag may pumupunta nga akong mga kaibigan dito, nakikita ko nagpipicture sila sa mga puno ng pine tree. So iniisip ko, saan ba sila nagpipicture? At dito pala yon. O, diba? Ang ganda. Masarap nga palang mag-picnic dito kasama ang pamilya o kaya mga kaibigan. Tapos nga wala pa masyadong tao. Yung mga table nga halos walang mga laman eh. Tapos naganap lang ako ng spot kung saan maganda mag-picture. Maganda din mag-pictorial dito. At hala, ayan na nga, simula na ang pictorial. Natutuwa akong isama ang mga anak ko sa ganito. Dahil nakakapunta sila sa iba't ibang lugar at nakakakita ng iba't ibang bagay. At yun ang mas mahalaga kaysa sa mga material na bagay. At kanina nga bago kami makarating dito, naligaw nga kami at napunta kami dun sa Starbucks. Kaya naman gusto naming pumunta doon. Nakikita daw kasi ni Kate sa TikTok yung Starbucks na yun. Akala nga namin malapit lang. Naglakad lang kasi kami. Ayun pala medyo may kalayuan. Sa simula nga ng paglalakad namin ay okay pa. Dahil pababa lang naman. At ayan nga si Ate Kate nag-Google Maps siya. At nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Sila mismo kasi ang nagyaya sa akin papunta doon. Gusto daw nilang makarating doon. At sa paglalakad nga namin ay dadaanan namin tong The Manor Hotel. Nakakatuwa nga ang mga batang ito dahil game na game naman sa paglalakad. At kapag nagta-travel ka, normal lang naman talagang mapagod. Pero kapag nagta-travel ako, isinusulit ko talaga ang bawat sandali. Kasi gusto kong mapuntahan yung mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. At yun din ang gusto kong ituro sa mga anak ko. Okay lang mapagod at mahirapan minsan. Live your life to the fullest. Dahil ang mga memories mo sa mga lugar na napuntahan at magagandang bagay na nagawa mo ay hindi maaalis at mananakaw sa iyo hanggang sa pagtanda mo. At medyo mahaba nga ang nalalakad. Tapos nakarating kami sa may mga shop na luma na ito. Naaalala ko tuloy ang Clark dito. May mga ganto din kasi doon. At may nadaanan nga kaming map ng Camp John Hay. Tinitingnan namin kung malapit na kami. At nadaanan din namin tong The Forest Lakes na to. Tapos nadaanan din namin tong nag-golf na to. At eto na papunta na kami sa gubat. Cherise. At sa pagkakataon ngang ito, hinihila ko na lang si Bella. Napapagod na kasi siya. At sa wakas ay narating din namin ang aming destination. At ayon nga sa napagtanungan namin ay may dalawang Starbucks dito sa Camp John Hay. Isang old Starbucks at saka isang new. Literal na old Starbucks ang tawag nila dito. Maya-maya pang at umorder na din kami. At pagkatapos ko nga magbayad ay nandiyan agad yung order ko. Bilis yarn. Ayan at ang gaganda talaga ng mga kasama ko. Ang sisipag maglakad para sa Starbucks. At ayan, sige, pahinga muna tayo. At si Bella nga ay walang magustuhan dito sa Starbucks kaya umiiyak. Actually, ang gusto naman talaga namin orderin ay yung pink drink. Nakikita kasi ni Kate sa TikTok yun. Kaso hindi available dito. At itong strawberry cheesecake nga na ito ay napakasarap. Isa ang cheesecake sa mga hilig ko din talaga. Maya-maya nga ay lumabas na din kami. At umupo muna kami dito sa labas habang naghihintay ng sundo. At habang pauwi nga kami, nadaanan namin tong The Mansion. Ang dami ding lagi nagpipicture dyan. Pagkatapos nga ay bumili lang kami sandali ng pampasalubong. Buti na nga lang at may nadaanan pa kami. Tinatanong nga ako ni Bella kung bakit daw iba-ibang shape ng strawberries. Sa tingin nyo, anong isasagot ko sa kanya? At bumili lang din ako ng mga kung ano-ano pa. Hindi na ako masyadong na-excite sa mga souvenirs kasi lagi naman nga akong pumupunta dito. At habang pababa nga kami ng Baguio, ay ganito ang mga eksena. Yung tipong halos wala ka nang makita. Dahil minsan lang makakita ng ganito ang mga bata, ituwang-tuwa naman sila. Please follow and share. Bye!